pa. Ang oras ngayon is 11:30 ng gabi. Bali, lilikas tayo ngayon. Dahil matas na naman ang tubig dito sa bahay namin. Drip gutter yung tubig. So, naisipan natin na umalis na muna ng ano, daling ko yung sasakyan sa labas. Kasi delikado na mabaha, mas malaki gastos. Kaya naninigurado na ako. So, sa ngayon, last pa rin ng ulan. Pero yung tubig sa village namin, sa around siguro, mga hanggang gutter deep na ang lalim. Kaya naisipan ko na rin lumabas. Sa ngayon, malakas pa rin yung ulan. Ayun o. Nag-parking muna ako dito sa isang gilid lang para obserbahan just in case na humina ang ulan, babalik na lang ulit tayo sa bahay. Pero siyempre, handa din tayo, may dala tayong ito, payong, may dala na din akong kumot, ayan o, may dala na akong charger, ano ba dala natin, may dala tayong tubig, ayan, may dala rin tayong mga gamit dito sa aking, may una na rin akong dala. So, just in case na hindi ako makauwi at malalim na sa dadaanan ko mamaya, dito na ako matutulog sa kotse. Ang hirap talaga ng ganitong panahon. Basta umuulan, kailangan lalabas na kami ng bilis namin para magtago, itago ang mga sasakyan. Although yung ibang sasakyan ko nalabas na ng mga tao ko. Kaya ito na lang natitira yung sa akin na ginagamit. So sana mga kababayan, palagi tayo mag-ingat. Iba na talaga yung panahon ngayon. May COVID na, may baha pa, pag bumaha, ibang klase yung baha. Hindi basta baha, talagang baha. Kaya sa ngayon yata ang tubig sa ilog pa sa Marikina River nasa 14 or 15 na. So medyo alarming na, pero alam na sila. Kaya pare-parehas tayo mag-ingat, lalo na yung malalapit sa mga tabing ilog. Napakahirap ng may ganito palaging baha kasi siyempre yung mga gamit natin, mga ari-ara natin ng panghanap buhay, sisira, kaya napakahirap din. So, ang kailangan talaga natin magdasal, mag-ingat. So, yun. Balitaan ko ulit kayo mamaya kung ano yung pinakalitis dito. Ang lakas pa rin talaga ng ulan, mga katropa. Oh. So, ang oras ngayon is 11:40 na. Medyo gabi na talaga. Ang lakas pa ng mga kulog. So, kaya, napahinga muna ako. Titinaw ko pagka mamaya ay maganda rin panahon, tumigil yung ulan, babalik na rin ako sa bahay. Kasi last year, nung panahon ng Ulysses na bagyo, natutulog lang kami noon. Kala namin, hindi lalakas yung ulan noon. Pagising namin, lahat lubog na yung mga sasakyan, lubog na lahat yung mga gamit namin. Kaya ngayon, medyo alarming kami ngayong gabi kasi baka maulit na naman yung nangyari last year. Kaya napakahirap. Mahirap maglinis, mahirap magsalba ng mga gamit. Sayang mga pinaghirapan. Kaya sana mga kababayan, mag-ingat tayo lahat. Ay, mga katropa, last 12 na ng madaling araw sa ngayon, nandito pa na ako sa kotse ko. So medyo malakas pa rin talaga yung ulan, sobrang lakas. Parang walang planong tumigil talaga to. Medyo lumalalim na rin yung tubig dito sa may Marikina, sa may Tuas, El Fernando Avenue. Maya-maya pagka lilipat na rin tayo ng parking. Kasi nagkakatubig na rin dito sa street. Ang lakas ng ulan, wala talaga siya planong tumigil. May update ulit kayo. Ayan o.
sobrang lakas. Ayan mga katropa, lumipat ako ng parking kasi medyo tumas na rin yung tubig sa Tuason. So ngayon, iwanan ko lang itong kotse ko dito. Maglalakad ako pa uwi. Kasi medyo safe na rin naman ang pwesto ng kotse ko. Kaya bali, maglalakad na lang ulit ako pa uwi ngayon. So, sana hindi masyadong malalim ang tubig. Okay mga katropa, update ulit ako sa inyo mamaya maya. Hello mga katropa, ayan. Ang tubig. Lalakad na lang tayo dito sa ano. Kaso kanina walang tubig yan. Nung ganun kabilis umakyat yung tubig kanina nung duman ako dito, wala pang tubig to. Ngayon gutter tip na rin, bilis talaga umakyat ang tubig. So, sige mga tropa, ingat-ingat tayo lahat. O ayan mga katropa, ayan ang tubig sa amin o. Taas hanggang hita dito kasi dito sa atin sa taas. Dapat nga dyan lang magpa-parking sa ano eh. Yan ang pump house. That's all right. Ngayon ang buhay namin dito sa Kainta. Gulay na naman. Pagkakataan na ng ulo. Yan. Ang ganda ang pasalubong ng tag-ulan. Kaya na, pagdaan ko, wala pa tubig dito. Bilis na eh. Talaga na. Ang hirap ng bike ko din. Eh, ito na ang baha. May malakas naman yung agos niya pababa. Maagos na pababa. Naulit na naman. Ilang buwan pa lang nakakaraan. Nalabas na mga tao. Alam na ng madaling araw. Yun, sawa ng Diyos, maliwanag ng langit. Oo nga, nagulag-gulaw. Yan, mga tropa, ito na yung bahay na sitwasyon ng bahay namin ngayon. Umakit na nang umakit yung tubig sa garahe. Kanina, nung mga 30 minutes ago, wala pang tubig yan. Pero ngayon, yan na yung tubig. Oh. So, nawagan ko na yung mga boys ko. To the rescue na. Yan, nalagay kami ng scaffolding dito sa garahe para malagyan ng mga gamit just in case na tapos. Pero hopefully, huwag naman sana. Preparation lang just in case lang na tamas talaga yung tubig. Ang agang pasalubong nito ah. July pa lang. Palabra na si Mac. Okay, holding. Wala naman ang halaman namin pagka tumiritso itong ulan na to, baan na to. Kasira na naman itong mga halaman na to. Nagkakaroon, magtatasan naman kami ng gamit. Dami namin tatasan. Standby lang muna. May ano pa yun? May dalo pa. 16, 17. Anong ano na ba? 15? 15 point. 15 point na. 15 point na. 15 point na. Ano yung point?
Pwede na, 15 na. Ano yung point? Point ano? Huwag ka lang yung point yun. Point one. Pag first alarm pala. First alarm? Pag first alarm, ano yun? 14? 15. Ah, 15. 15 point. Nakikinig lang ako sa punto na yun. Ano yung... ano yung point? 15 ano? Nakikikismis lang din ako. Ayaw ko tawa yun lang. Kismis ko. Ano na ganyan? Ba't ka nagwawala? Dami namin itataas just in case. Time check. Anong oras na? 2:07. Ayan, naghihintay pa rin kami ng baha. Tumigil na rin yung ulan. So, baka sana hindi na tumiretso. Nakaabang ng mga ipatungan ng gamit. Ah, mukhang okay na. Salamat sa Diyos. Basta ingat po tayong lahat. Basta may baha, ingat. Thank you.